Alright, isang ligtas na araw po sa ating mga ka-security conscious. No? For today's episode, ang ating pag-uusapan ay yung mga binipisyo o kinabang na ibibigay po ng electric fence. No? So, syempre, first and foremost po, ang pagpo-provide ng electric fence po ay nagbibigay ng additional, you know, security measures. So, syempre, when it comes to providing you additional security measures, syempre, lalong ito nagbibigay ng additional na peace of mind. No? Peace of mind na alam natin, well-secured ang ating kabahayan, ang ating pamilya, ang ating mga prized possessions, so hindi tayo nag-aalala. No? So, naiwasan ho natin na tayo maging mag-worry, tayo ay maging anxious, dahil alam natin na well-secured ang ating pong mga premises. Okay? So, by providing you electric fence, it keeps intruders away, no, from your perimeter. Siyempre po, ang impact po niyan sa mga would-be, mag-a-attempt ho na mag-penetrate sa ating mga kabahayan, pag nakita nila na mayroon po kayong electric fence, no, within your perimeter sa inyo po mga bakuran, eh, ayan ho, nagdadalawang isip and natataboy po natin ng mga masasamang elemento. Okay? It serves as a deterrent sa mga potential burglars. No? So, pagka ho nakita nila na may mga electric fence tayo, so, syempre, sino ba nang mag-a-attempt po na mag-cross sa ating mga boundaries? No? So, sa pamamagitan ng mga fences po na yan, electric fence, ito po ay nagbibigay ng additional shock value, no, sa ating kabahayan. And syempre, ayaw natin na tayo ay wala naman siguro may gusto at gustong i-try na, you know, tayo po ay ma-electric shock, no? At syempre, ito ho ay you know, quick yet you know, fierce, no? Masakit, no? At mamaya explain natin sa iyo anong effect ho niyan, okay? It promises a painful jolt, no? Ito ho ay nagbibigay ng sakit, no, sa pangangatawan. At lagi nga ho nating sinasabi, ang fences na ito, electric fence, ay nagbibigay ng knockdown stopping power. So pagka ho ikaw ay nadikit diyan, okay, ay hindi pwedeng hindi ka tutumba dito, no. So ito ho ay nagpe-penetrate sa ating po mga nervous systems. Ano yung mga effects nito? Disorientation, pag tayo na oriente, merong muscle contraction, may mental confusion. Syempre pag ikaw na nadikit ka ho, no, eh mas ano talaga yan, malakas talaga yan, no, energy loss, panghinaan ka ng katawan, and then loss of balance. Okay, so syempre naman, no, kung kayo ay makaka-experience ng ganyan, eh kung nakuryente ka sa bahay mo, eh ito, eh kahit papaano mapapaisip sila dito, and from there, eh sure na sure tayo na hindi na nila itutuloy yung kanilang mga pagpaplano. Alright? So, mga susunod nating episode po, explain natin in details yung mga parts nito, paano ba nag-work, paano ba ang pag-install ng ating electric fence. Okay, so, please po, paki-follow and like, subscribe, no, sa amin pong YouTube channel para po sa mga updates. Okay, so maraming salamat po.